Bad news nga para sa team ng Chicago Bulls. Dahil sa latest update kay Lonzo Ball ay baka malabo pa nga daw siyang makalaro para nga sa kanyang team sa umpisa ng next season. Yan nga ay dahil sa kanyang torn left meniscus na inopera na nga mga idol noong January pa. Napakatagal na nga at dapat ay 8 weeks nga lang daw ang itatagal niya at makakabalik na siya. Pero ilang buwan na nga ang nakalipas pero wala pa rin. At ang dahilan nga daw niya ng mga idol ay dahil sa patuloy nga daw sa pagra-ramp up ni Lonzo Ball ng kanyang pag-iensayo ay may nararamdaman nga daw siyang pain sa kanyang tuhod, which is hindi magandang sign. Kaya nga ngayon ay sinabing itong si Lonzo Ball ay malabo pang makalaro para sa Bulls sa umpisa ng next season. At talaga namang sobrang laking epekto niya na sobrang laking kawalan para nga sa team ng Chicago Bulls. Itong si Lonzo Ball mga idol, hindi lamang ang kanilang primary ball handler, isa rin mga idol sa kanilang mga elite defensive players. Kaya nga mga idol, talaga namang napapakinabangan nila itong si Lonzo. Pero anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan naman natin ang sinabi ni Shaquille O'Neal patungkol kay Kevin Durant. Dahil mga idol, umagree nga siya sa sinabi ng kasama niya sa podcast na failure nga daw mga idol yung karir ni Kevin Durant outside sa Golden State Warriors. Yung kanyang karir sa OKC at ngayon naman sa team ng Brooklyn Nets. Dahil nga daw kasi mga idol, hindi pa nga daw napapatunayan ni Kevin Durant na kaya niyang mag-lead ng isang team sa championship. Dahil nga daw nung sa team ng Golden State Warriors, hindi naman daw talaga siya ang bus driver doon, sabi nga ni Barkley, or hindi siya yung talagang best player doon. Yun nga daw si Stephen Curry, parang nakisakay nga lang daw si Kevin Durant doon. Kaya nga mga idol, eto nga ang sinabi ni Shaquille O'Neal. Outside the Golden State Warriors, yung karir ni Kevin Durant so far ay disappointment. At ngayon naman, para na sa ating panghuling balita, ay pag-usapan nga natin ang interest ng Los Angeles Lakers sa Utah Jazz players na si Mike Conley at si Jordan Clarkson. Well mga idol, actually 4 na NBA reporter na ang nagsabi na may interest nga daw ang Lakers dito nga sa mga player ng Jazz. At ngayon nga daw so far ay parang nakatuon ang pansin ng Lakers dito nga sa team ng Utah at sa kanilang mga player kesa nga sa Indiana Pacers. Well, sa tingin ko, alam niyo na rin naman kung ano ang madadala na itong dalawang player na ito. Ito nga si Clarkson, of course, Sixth Man of the Year, kilala sa kanyang scoring. Mike Conley mga idol, ball handler at playmaker na siguradong mabibigyan nga ng tulong si LeBron James kung sakaling talagang makuha ng Lakers ito. Kaso nga mga idol, ang pinoproblema ng mga NBA analysts, lalo na mga Lakers reporter, na ito nga daw deal na ito sa team ng Utah Jazz ay hindi magbibigay sa Lakers ng enough defense para nga talaga sila yung maging championship contending team. At iyan naman talaga mga idol ay sobrang totoo. Hindi naman sa pagdi-disrespect kay JC at kay Conley, pero hindi nga sila kilala bilang defensive players. At hindi rin kasi mga idol match sa vision ni Coach Darvin Ham itong dalawang player na ito. Sabi kasi ni Coach Darvin na mga idol na ang priority nga daw ng Lakers for next season ay defense. At mga idol, sa tingin ko mas makakatulong si Buddy Hield lalo na si Miles Turner dito nga sa balang gawin ni Coach Darvin Ham kesa nga kay Mike Conley at Jordan Clarkson.